Hello guys, it's me again, your Wonder Mom of Arns We Vlogs. Welcome again to our channel, Arns We Vlogs. For today's vlog, we're going to make chicken soup, Korean chicken soup or takbek soup. So this is my own recipe and my style. So there's a lot of ways or process or procedure in how to make Korean chicken soup, but this time this is my way, this is my vlog, and this is my channel. So wait up guys for my own recipe of Korean chicken soup. So this recipe is very easy. All you have to do is to buy this. This is also used for samgyetang. Yan, baliktad, yan. So this is also used for samgyetang. Parang seasoning na rin ito ng soup nila. Look at that, that is the chicken. Dates, dechu yugi. At saka yung mga woods nila. Ito, lahat po ito, this one. Ayan, nakapak na po siya. So all you have to do is to buy this. Itong ganito, to make it easier. So if you want to avail this one, marami po itong klase at saka brand, just comment to the comment section or read my description, because I will put my YouTube, Facebook Messenger account, so you can contact me in case you are interested in buying this seasoning. So this is very healthy and all dried, air dried vegetables and seasoning. So may additional po akong ginawa, nilagay fried garlic. Ito wood din ata yung nasa loob nito. Hindi ko kasi siya ma-open. I think woods. Yung mga woods din yung anong andito. Pardon the noise of my kids. They're playing. So tingnan niyo ito, wood din ito. Smells like wood. At saka ito, I think this is heavy dechu. Mga dry po sila. And nag-add lang ako ng kutsu. And I love medyo, instead of using other pampalapot, I use this kamja, which is hindi naman nila nilalagyan usually. Dito, they don't put kamja or potatoes on their back soup. But for me, since gusto ko yung medyo talagang yung madurog ito, together with the water, nilagyan ko po siya ng apat na kamja or potatoes. And I have fresh white onions. And of course, gagawin ko ay two chicken. Maliliit lang po ito. Maliliit na chicken. Isang dangkal. Maliliit. And additional seasoning ko ay ang additional seasoning ko ay itong whole black pepper powdered. And of course, lalagyan ko din po ng yukso for additional taste. Let's see later. So as usual, I don't use salt sometimes. So ito po lahat. So i-slice natin yung kamja natin or yung potato into halves, and then itong ito into for dalawang slice lang itong ating white onions, kasi dapat malaki. So I don't have spring onions. Later, so I have to call again daddy to buy spring onions for garnishing. So ayan po. So maglalagay lang po ako dito sa ating lutuan ng water hanggang dito yung sakto lang sa ating chicken. And then ilagay na lahat and boil it for an hour. Yung iba 2 hours, so depende na po pag maluto na yung ating dalawang whole chickens. Okay? So please stand by guys and let's see the final result of this chicken, Korean chicken soup or takbek soup. So guys, let's slice this potatoes into halves. Ganyan lang po. And this one. Ayan, ito lang po.
So the bigger the better. Kasi dudurugin lang natin ito para mag-join sa sabaw ng ating chicken soup. Madudurug ko during takal. Oh my God, kinapaiyak naman ako nito. At saka of course, kung saalikin natin ito. Ay po, pinaiyak naman ako ng ating anak. Ayan. Kapit sa mata. Na-slice ako natin. Let's see. Ayan. So all we have to do is to put everything into our pot. Lagay na natin siya lahat-lahat and then with additional water. Okay guys. So ayan na siya guys. Yung inner ng ating chicken, nilagyan po ko ng fried garlic and yukso. Itong yukso natin kasi para maalis yung amoy. So konti lang po yung nilagay ko dyan sa loob ng ating chicken para malasa. Ayan. So let's make sure na level yung water natin sa dalawang chicken para tas para okay yung result during boiling. And then, unti-unti na natin ilagay lahat ng ating lahat. So, this one, yun. Ang ating dates. Dates. At saka, I don't know what kind of nuts this is. Ayun, should be. Okay, nasa sila makapit. Ayan, ganda niya. Okay. Yung natin lang garlic natin. Actually, they don't use, I put garlic. Ito siya, gusto ko talaga yung garlic. Gusto ko yung amoy ng garlic. Ayan. And ito ang ating dalawang spada or ang ating kutso. I think enough na yung water. Let's put it off. Ayan. So let's continue. Guys. Lagay natin lahat ng ating... Ay! Ingredients. Or seasoning. Pangpalasa ng ating chicken. So this is so healthy. Lalong-lalo na yung sabaw kasi lahat ng nilagay natin mapupunta sa sabaw. Saka gusto ko madurog itong kung maraming boil itong gagawin natin. Madurog ang ating kung para malapot-lapot yung sabaw. Ang ating kamja or ang ating ayan na siya. With all the spices or pampalasa. First boil, nilakasan ko po yung apoy para madali yung ating boiling. Later, i-adjust ko na lang po yung ating fire. So that's it guys, let's wait! So that's the initial look of our takbek soup. Medyo luto na siya. But then, durugin natin yung ibang spices natin at saka yung veggies na potatoes. So, this is our spring onions. Ito. Mag-slice na tayo para sa ating chicken soup. So yan guys. So this is our second chicken. Himay-himay na po natin. Like this. Oh! Oh, sorry. Sakto lang yung dating ni daddy. Oh! Oh! That's it guys. You have to shred the whole chicken. Dalawa yung ginawa ko. Yung isa, buo. Buo ko siyang i-serve. And then this one, i-shred ko siya with the soup. And garnish with pepper and spring onions. Ayan lang guys. So very easy. Kasi ilagay mo na lahat. Kakuluan mo ng 1 hour or more. Depende kung anong lambot ang gusto mo. So it's done. You have Korean chicken soup. Ang init grabe. So ayan na guys. Ayan. So lalagyan na natin siya ng sabaw. Okay? Init grabe. Yung sabaw ng ating chicken. So that's it. Ayan. Sobrang masarap ito during rainy days or winter. Lalong-lalo na pag sobrang mainit yung sabaw. So, di ba, nadurog yung ating patatas. So, sa mga kids na hindi mahilig sa patatas or potatoes, you can cook like this kasi hindi nila mahahalata. Kasi yung durog-durog na potatoes napunta na sa sabaw. So, you can mix it with rice. And then, meron na kayong soup like this.
Hindi ko mahiwa yung ano, yung chicken. Pag-alala rin pag-ilit siya. Actually, dapat pala mag-inom muna. Eh, kaya lang, dinner time na dito. Ano, nahulog. Ayan. So, sakto lang. And let's garnish it. Napunit pa lang aking. Let's garnish it with our spring onions. Like this. So done! Simple as that. And then, separate lang natin yung pepper, mixture of pepper and salt sa mga gustong, kung kunyari may bisita ka or family member na gustong maalat, so they can dip their chicken into mixture of salt and pepper. Like that! Isn't it beautiful? Beautiful! Ayan guys, so, ipa-finalize natin yung setting, and then, it's eating time! Ciao, ciao, ciao! So, here's our whole chicken. Yung hindi natin hinimay-himay or hindi natin shred. Ito po yun. So, we have here a mixture of pepper and salt with sesame seeds. At saka yung ibang ano kasi yung iba kumakain din itong dried kanina. Of course, hindi mawawala yung ating kimchi. And yan na po yung ating chicken. So, ready na siya for dinner. Okay, chicken. Korean chicken soup on a bilao Philippine style setting. Nasa bilao siya. Ayan guys! Ang ating buong chicken. Sobrang sarap nito ipare sa kimchi at saka rice. Ayan. So, this is it! Our second shredded chicken. Ito na po. Ayan na guys. Sobrang sarap niya. And this is so healthy. So guys, if you are interested to buy or to have or to avail the samgyetang tawag doon, spices, you can message me on Lauren's Messenger or you can comment down below if you're interested. I'll put my Facebook account, no, Facebook Messenger on description box. So that's it for today guys. I hope you like this recipe for your family, especially your kids. Yan ang aking model, my husband. Yo, bumashi sa'yo. Amchong? Jungmal? Yeah. Mari mo go. Ayan. Mm-hmm. You say hi here. Hi. Like this. Mari mo kayo. Annyeong, bye-bye.